Palakpakan po muna natin ang ating bahay bot. Praise God, bago po tayo dumako sa isang panalangin, magbasa po muna tayo sa, buksan po natin ang ating mga banal na salita sa Luke 24, verse 30 to 31. Luke 24, verse 30 to 31. And it came to pass, as he sat and met with them, he took bread and blessed it, and brake and gave to them. And their eyes were open, and they knew him, and he vanished out of their sight. Let's bow ahead and let's pray. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Praise to you, Father God. Muli, Ama, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na muli idinako po ninyo ang bawat isa sa amin dito sa iyong munting bahay-sambahan, Father God, na alam po namin sa araw na ito at sa oras po na ito na muli ay makakarinig na naman po kami, o Ama, ng iyong mga banal na salita na makakadagdag, o Father God, sa amin na nagiging ang karagdagan sa ang iyong mga banal na salita na karagdagan sa aming mabuhay na nagiging mabuti kami sa araw-araw, o Father God. Maraming pong salamat, o Ama, at sa oras po na ito, Father God, patuloy na kayo lamang po, Ama, ang makita sa aking harapan, o Father God. Itago po ninyo ako sa inyong likuran, o Ama. Patuloy na gamitin niyo lamang po ako, Father God, na daluyan na yung mga banal na salita. Kayo po, Ama, ang author ng mga salitang ito. Kayo po, Ama, ang siyang magpahayag. Kayo po ang siyang makita. Kayo po, Ama, siyang magsalita. Gawin niyo lamang pong daluyan ang bibig na ito, Father God. Alam po namin na ang bawat isa po sa amin ay nagkakaroon ng hunger, of Father God, na makarinig ng iyong mga banal na salita. Patuloy na ang bawat lalabas sa pulpitong ito, Father God, ay matanggap po namin ng maluwalhati sa aming mga puso nang siyang aming nagiging katatagan sa sanlibutan na ito, Father God. Maraming pong salamat, Ama. Patuloy na kayo po ang mangusap, Ama. At ihanda ang pakinig ng aming mga kapatid at ang mga nakahukap sa internet, Father God. Alam po namin, ang bawat salitang lumalabas sa pulpitong ito, Father God, ay meron pong nakatalagang pagtutuwid, meron pong talagang nakalaan para sa mga kapatid, o Father God. Maraming pong salamat. Nawa, ang mga pagtutuwid na ito sa aming mga buhay ay karagdagan ng pagiging mabuting tao namin, mabuting isang Kristiyano, Father God. Maraming pong salamat, O Father God. Sa iyo lamang po namin muli binabalik lahat ng papuri at pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Praise God. Maaari na po tayong makaupo. Kinakabahan ako. Bago po ang lahat, gusto ko po rin magpasalamat sa ating Diyos sapagkat sa sa nakalipas po ng buong week na to, although humihingi rin ako ng pahumanin at tawad sa Panginoon dahil wala rin ako kagabi, dahil super pressure po sa trabaho kagabi, dahil hindi dumating yung shipment ng umaga at maraming tumatawag dahil maraming naghahabol yung mga nag-order ng mga gamit, siguro gagamitin nga nila ng ano. Dumating na po yung shipment namin, almost 6 na. Halos kawawa nga yung ano, mula alauna ng umaga, halos gabi na dumating. Dumating yung mga yung nag-clear namin doon. Halos buong katawan niya basa. Nung pagdating niya ng bandang 5, almost 5, pinauwi muna namin siya. Pagbalik niya, magdadala na naman siya ng shipment. So under pressure, kahit na nasa reception din ako kagabi, kinailangan ko pa rin umalis dahil kailangan kong pick-upin yung documents doon sa airport, sa bagong airport. Dahil kailangan mapadala din yung mga documents. So, overpressure. Ang pinapasalamat ko sa Panginoon yung pagbigay niya ng wisdom at paggabay niya sa akin. Bagamat mahirap yung i-handle yung mga tao, yung mga kasamahan ko doon, mga couriers, yung tiwala at saka yung confident na kung pag ano yung sinabi mo, yun ang susundin nila. Yun lang ay malaking pasasalamat ko sa Panginoon yung lagi kong dinadalangin sa umaga, yung bigay niya ako ng wisdom kung paano makapagsalita sa kanila, yung paano yung pag-command ka na susundin ka, yung paggabay ng Panginoon. Kasi may mga shipment kasi na
ikaw talaga ang tatanungin kung saan mo papadala. Kasi agent din namin ang TNT, agent namin ang DHL, at yung line haul na mismo namin ng Skycom. So, yung tiwala, Alex, saan natin papadala to? O padala mo na lang sa DHL yan. Kasi ang iniisip ko yun, bilang nasa operation, iisipin mo kasi kung saan kakikita. Kasi may mga different rates kasi ang TNT, may different rates ang DHL. So, iniisip mo rin, kung papadala mo ba sa DHL, mabilis, mahal nga lang, konti ang difference. Pada papadala mo sa TNT, mababa ng konti, may sumi-delay. So, binabalance mo rin kasi yun eh. Yung iisipin mong, hanggat maaari makarating yung documents ng nasa tamang oras at wala kang marireceive na complaints. At the same time, kumikita ka. So, yun, yung mga bagay na yun, iniisip mo yun. So, pinapasalamat ko sa Panginoon. Minsan yung mga naiiwan na para sa DHL, para lang makaalis yung araw, para makaalis lang sa araw na yan. Sige, padala mo na sa line haul natin, sa Skycom mismo. Para lang makaalis. Kasi naiiwan yan dahil ang DHL, nagpipick up lang yan ng around 4 to 5. Eh, minsan, pag umalis na yung ano, meron pang mga shipment na papunta doon. So, either minsan papadala ko sa TNT o kaya sa ano. So, yun lang malaking kagalakan na yun na, na ibinabalik ko sa Panginoon yung wisdom na yun sa mabilis na response. Although malilit na bagay, yung bagay na yun na, although hindi alam na mga courier kasi na iniisip mo na kung paano kikita yung kama, hindi nila alam kasi yung mga yan gusto lang nila mag-deliver. Kung ano yung sasabihin mo, yun lang. Hindi nila, minsan nga, kahit naman nagko-complain yan, inahaya nila, ipapasa kasi sa'yo talaga. So, ikaw talagang makikiusap. So, medyo kahapon talagang super pressure. At the same time, sabi ko nga, nung nabigla nga ako sa ano. Although, tama naman, dapat talaga, bawat isang Kristiyano ay laging handa, lalo na yung ginagamit ng Diyos na tumayo dito sa pulpitong ito. Hindi tayo pwede mag-reason out na, ikaw na pala sa susunod. Tapos mabibigla ka. Talagang although ano, kailangan talaga maging handa tayo. At pinapasalamat ko sa Panginoon sa buong week na yun na nagbakasyon pa yung nasa reception. Sabi ko nga, multitasking nga ako. Operation, receptions, customer service nga. So, nagbakasyon na nung Wednesday yung ano, so reception ako ngayon. At the same time ginaganap ko yung sa operations. So, nag-courier pa ako kahapon. So, sabi ko nga, yun lang ganun, pinapasalamat ko sa Panginoon dahil kahit nga yung nakakausap ko sa India, sabi na, we know man, sabi niya ganun, alam namin yung trabaho mo. Sabi ko kasi, umihingi din sila ng favor na yung mga DDP, yung duty paid tax ng mga shipment, gusto nila, hingi nila yung for the whole month. Gustong isingit na hingi nila sa akin. Sabi ko, hindi ko mabibigyan kaagad ng oras yan. Kasi dahil, alam mo naman, marami akong ginagawa dito, multitasking. O alam namin yan, sabi niya, favor lang, ganun. So, unang Panginoon, nagkaroon ako ng time, within an hour, na ibigay ko yung report sa kanya. Sa Dubai pa yun, ha? Hindi yun dito. Sabi ko, praise God, sabi ko, Lord, sa'yo lamang ako umuhugot ng kalakasan. Salamat po sa mga wisdom na ipinagkakalam mo, sabi ko. At salamat sa Diyos sa mga bagay na to at napapag-usapan po kahapon yung naririnig ko nga dahil wala ako sa sharing yung sa driving. At alam naman po ninyo, maaga din kami nagigising ni Pastor. At lagi ko rin ng, yan po din ang lagi kong inihingi, yung paggabay ng Diyos sa amin pagmamaneho. Kahit mismo siya, minsan din ako umimik, siya na mismo nagre-reklamo. Talaga itong mga ano, itong kulang na lang. Napapaganon talaga si Pastor. Although nakikita ko din, alam ko din naman, talagang kahit na nagiging maingat ka, meron talaga at meron na mga taong, di mo nga alam pa paano nakakuha ng mga lisensya itong mga ito. Samantalang higpit-higpit ng mga pulis dito, paano ka makakuha ng lisensya. So, yun ay isang malaking pagpapala at blessings na sa ating mga nagmamaneho, yung paggabay ng Diyos sa atin. So, praise God, dadako na po tayo sa na maikling exhortation po. Babasahin ko lamang po ulit sa Luke 24:30-31. And it came to pass, and he sat at meat with them. He took bread and blessed it, and break and gave to them. And their eyes were open, and they knew him, and he vanished out of their sight. So, ang title po nito, hango sa mensahe ng ating propeta na binabasa ko po, ilang araw ko na rin itong binabasa.
lang for these past days. Sabi ko, parang nababasa ko lang siya, parang walang pumapasok. Sabi ko, Lord, ito po ba yung kaluban mo? Sabi ko. And then, yung time na meron mga keyword na nandito, hindi man yung eksaktong mensaheng maibibigay mo ang binigay ng ating propeta na itong mensahe na to. Pero meron siyang meron tayong makukuha na napaka-importante, na napakahalaga. No? Sabi dito sa ano, dito sa message ng ating propeta, they will never have their eyes open. There's people that born in the world that not by the will of God but by their own selfish choice would not believe him. If he was standing right here talking to you today, it's sad to say, but the Bible said that they were born in this world to this condemnation. Meron talagang mga taong, mapapalad tayo sapagkat isa tayo sa mga pinili ng Diyos. Meron talagang mga taong hindi pinili. Wala talaga tayong magagawa sa mga yan. They are condemned. They are, kasi ito yung mga taong matitigas ang ulo. These are the people na ang laging sarili lang nila ang yung kung ano yung mga kabuti para sa sarili nila. They were blind because of this world. Kasi hindi sila para sa world, kundi para sila sa world. Kaya wala tayong magagawa para sa mga yan. Tayong mga pinili, we are for the word, yung salita ng Diyos. Kaya we have faith to the word of God. No? Kaya nga may iba't ibang mga relihiyon na naging choice nilang piliin ang mali. Yung pang sarili lang iniisip na makakabuti para sa kanila. Yung fit para sa kanila. They tend to ignore the truth just for their own sake. Their faith is for this world and not for the word. Kaya nga, they were blind. If they have faith in the word of God and be humble, they will see and be unblind. Makikita nila. Ipapakita ng Diyos sa atin. Lalong-lalo na sa mga manggagawa ngayon. Ang daming mga denominations, ang ginagawa na lang nila, akala nila they really worship God kasi more on entertainment na sila. Ibig sabihin, if you are more on entertainment na lang, although ginagamit mo yung salita ng Diyos, ginagawa mo na lang front, pero ang ginagawa niyo sa church, more on entertainment na lang, ang ini-entertain na lang ninyo, yung world, hindi na yung Diyos. Ini-entertain niyo na lang yung sarili ninyo. Parang nag-akay yung kapwa bulag na ginagamit nga yung salita ng Diyos, pero hindi naman nila kilala yung tunay na sinasamba nila. Nakakalungkot sapagkat sa lahat ng mga manggagawa, marami sa mga manggagawa na ang pinakamahalagang bagay ng isang mabuting manggagawa ay yung be humble. And once you are nagiging humble ka at nakarinig ka ng bagong mensahe, nakarinig ka ng mensahe na ayon nakalinya sa salita ng Diyos at ito ay nag-humble ka, kung di mo man matanggap ngayon, hayaan mo lang siya, basta tanggapin mo lang siya, and then ipapaunawa ng Diyos sa iyan sa tamang oras. Ang nakakalungkot sa panahon ngayon, ang mga manggagawa, yung pride ang dumadating. Hindi sila makapag-humble. Porket ba tinalaga kang pastor, hindi ka makapag-humble? Kung ang Panginoon nga nag-humble siya. Ginawa ang pinakamababang paggawa sa mundong ito. Naghugas ng mga paa natin. Tayo pa kayang mga tao? Kung mag-humble lamang sila at magbubuksan sila ng Diyos, kasama sila sa mapipili. And makakasama natin sila. But kung hindi, wala tayong magagawa dyan. Huwag natin silang pilitin. Baga, yun ang pinaka-destiny nila. Hindi naman kasi lahat maliligtas eh. Few are chosen. Out of 1 billion, 1% lang ang maliligtas. Kaya kukunti lang talaga tayo. Manghihinayang tayo dahil kawawa naman sila eh. Hindi sila pinili. Pero tayong mga pinili, pagsikapan natin yung dapat na
na dapat nating pagsikapan sa araw-araw na ating pagpunta, sa araw, sa every Friday na pagpunta natin dito. Sabi nga ng propeta, pumunta ba, pumunta tayo dito sa church, hindi yung para makita-kita lamang. Pumunta tayo dito nang may kagalakan sa ating puso, merong hunger, na merong may dadagdag sa atin. Hindi yung paglabas natin, wala tayong dala-dala. Hindi tayo pumunta dito para, hindi tayo pumunta dito para makita-kita lang, parang attendance lang. Dapat yung hunger natin sa ating puso, na bukas puso, na makarinig ng salita ng Diyos, nang siyang ikabubuti natin sa araw-araw. Siyang ikinatatatag natin sa araw-araw ng ating paglakad. Hindi yung paglabas natin dito, yung narinig natin, iniwan din natin dito. Kailangan dala-dala natin. Ako aminin ko minsan nangyayari po yan. Yung ako na yung narinig ko, natanggap ko yung mensahe sa araw na ito. And then, paglabas ko parang naging normal na lang. Ni hindi ko na meditate, ni hindi ko ito naisabuhay. So, ibig sabihin, wala na dagdag sa akin. I didn't become a better person. Ang nangyari, stagnant lang ako. As a true Christians, kailangan, we should be a better person every day. Especially to the Word of God. Ganun ang nangyari dapat sa atin. Hindi yung, okay, natapos ang service dito, paglabas natin, nagkwentuhan na, naging masaya tayo. Paglabas natin dito, sabi nga, napakarumi ng sanlibutan. Parang ordinary na lang sa atin. Dapat we feel something that we are full talaga. Full of Word of God. Na napuno tayo na napunuan yung thirst ng ating mga puso. That we are fully shielded. Na harapin natin ang mana sa paligid natin. As a true Christians, yun ang dapat natin pagtuunan ng pansin. Na pumunta lang ba tayo dito sa church na to para makakitaan? Para may attendance lang tayo? Ang kailangan nating i-aim yung i-hunger natin, yung hingi natin sa Panginoon na ano yung makakadagdag sa atin sa... Dapat, we are very excited na makarating na dating ng Friday. We are very excited. Bakit na tayo naging excited? Kasi alam natin may dadagdag sa atin. Pero kung pumunta ka dito, nagpakita ka lang, uuwi ka siguradong wala kang dala. Pero kung excited ka na makarinig ng salita ng Diyos, asahan mo, pupunuin ng Diyos yung hunger mo. Pupunuin ng Diyos yung hunger natin. Huwag nating hayaan na makakalabas tayo dito na wala tayong dala-dala. Pag wala tayong dala-dala, we can never be a better Christian. Wala kasing naidagdag sa atin eh. Huwag nating hayaan. Kasama po ako doon. Praise God. Now for us, we came here not to be seen. Sabi ko nga, we came here with a purpose. We came to this church with sincerity in our heart. To walk with God, to live from here today as a better person than we was when we came in. Bago tayo pumunta dito, may kulang tayo eh. Kaya nga pumunta tayo dito, may kulang pa sa atin. Amen. Hanggang marating natin yung kabuuan ng isang tunay na Kristiyano, hanggang marating natin yung required ng Panginoon sa atin, the perfection. Kasi hindi natin ma-achieve yung goal natin to become a perfect Christians kung wala na idadagdag araw-araw. Hindi lang every Friday. Right. Hindi lang yung every Friday lang. Araw-araw. Kaya nga sinasabing makapagbasa tayo ng message, makapagbasa tayo ng salita ng Diyos, may naidadagdag sa atin. Kasi minsan, meron busy tayo, no? Anong naidadagdag sa atin? Ang naidadagdag sa atin yung sanlibutan. Minsan nagiging attention natin sa sanlibutan. Once ang nagiging attention natin is to read the message and to read the Word of God, may naidadagdag sa atin. Doon, nare-reach natin yung goal natin to become a perfect. We should be perfect as our Father in Heaven is perfect. Amen. Doon natin mararating yung pinaka-asam ng bawat isang Kristiyano, ang rapture. Kung walang naidadagdag sa atin, stagnant lang tayo. Kailangan every day. Hindi lang yung sinasabi natin, hindi lang yung normal lang tayo. Kailangan we always make strives for it. Praise God. Our Lord made this kind of statement.
He that believeth on me, the works that I do shall he do also. More than this shall he do, for I go to my Father, I go and come again. Sabi nga ng Panginoon na kung ano yung mga ginawa niya dito, magagawa natin. Paano natin magagawa yung ginawa ng Panginoon kung sa araw-araw sa atin walang may idadagdag, hindi tayo nagiging mabuting Kristiyano, nagiging stagnant tayo. Magmamanifest lang ang mga bagay nito kung araw-araw nag-aalab tayo, araw-araw, kahit ano pang sakit yan, mapapagaling natin. Dahil binigyan tayo ng pagkakataon, binigyan tayo ng chance ng Panginoon na magawa natin yung nagawa niya. Paano natin magagawa yung mga ginawa niya kung malaging may kulang sa atin, merong emptiness? Kailangan, we always make hunger hanggang mapuno tayo. Doon yung time na ang bawat isa sa atin, we will experience it. Magagawa natin kahit na sakit na ng ulo yan. Oh Lord, sumasakit ng ulo. Hindi makakahad lang ito para ako'y makaalis, makapunta sa church. Hindi makakahad lang ito kung ano man ang mga gawain na ito na sa sanlibutan na ito. Hindi makakahad lang ito para makapunta ako sa iyo. In Jesus Christ's name, I am healed. Hindi mo lang namamalayan, wala ka na palang nararamdaman. Wala yung mga yan, kaya nga lagi sinasabi dito, experience it. Bago mo naman ma-experience yan, kailangan you are full. Kailangan punong-puno ka ng salita ng Diyos. Kailangan you are mainit ka, nagbabaga ka. Amen. Hindi ka uma-up, hindi ka yung umahapo-hapo, yung umaandap-andap na lang. Hindi, anong power doon? Di ba pag umiinit lalo, doon ka nagkakaroon ng power? Eh pag wala kang init, wala kang power. Paano mo pagagalingin yung sarili mo? O kung merong mang gusto maghingi ng prayer sa iyo at papatungan mo, paano mo siya? Kung ikaw mismo aandap-andap ka, wala kang kainitan. Di ba? Kaya, tuwan-tuwa ako doon sa message. Sabi ko, hindi man itong the whole ano na to, pero yung point na ibibigay ng Panginoon, sabi ko, Lord, wala po akong alam, hindi ko po alam ito, wala akong karunungan, wala akong wisdom, maliban na ikaw ay magipagkalob mo, ikaw po ang makita, ikaw ang maghahari sa aming buhay, O Father God. Ikaw po ang manguna sa akin, sabi ko, dahil ako mismo ay subject din dito. Sabi ko, para sa akin din ito, sabi ko, kasi may mga pagkukulang ako, meron akong mga thirst, may hunger ako, and yet, lumalabas ako na empty pa rin. Kung ano yung mga attention na iba. Kaya dapat pagtuunan natin ng pansin na kailangan araw-araw meron may dadagdag sa atin. Hindi lang kada Friday. Praise God. Now we'll find the works that He did. Ang ginawa ng Panginoon. Ang Panginoong Jesus noon nandito siya, no? He did not claim to be a great person. He was just an humble man. He just spoke as an ordinary man. He lived among the poor. Sabi nga ng propeta, the foxes had dens and the birds has nest. He didn't have a place to lay his head. Ang Panginoon kasi wala naman talaga siyang permanent address eh. Wala naman siyang permanent tirahan. Palipat-lipat lang siya eh. Kung saan siya ililid ng ating banal na espiritu. Kung siya lilid ng ating ama. Okay? So, sabi nga dito, ito nga ang damit niya na pinagpustahan pa. Isa lang pala ang din ang damit ng ating Panginoon. Ito nga ang damit niya, di ba, pinagpustahan pa. Yung pinagpustahan nito, maipulfill lang yung prophecy ng Old Testament na pagpupustahan nila ang kanyang damit at pinapirasuhin. So, nangyari lang talaga yan. Sabi nga, they parted my garment, cast for my vesture, for they could not split it by seams. They have gambled for it, and that was fulfilled the prophecy of the Old Testament. Now, when he was on earth, he did not claim to be any a great healer. Sabi nga ng propeta, how many knows the son of God never claimed to be a healer? Kailan man talaga hindi naman nag-claim ang Panginoong Yesus na he's a great healer. Tapos niya,
I can do in myself, sabi dito, I can do nothing in myself, but what I see the Father doing is not me that doeth the works. He said, it's the Father that dwelleth in me. He doeth the works. So ang ama ang great. Kung ano yung ginagawa niya, hindi niya inaring sa kanya. Kung ano man yung nakikita sa kanya, ang inari niya yung ang ama ang gumanap noon, hindi siya. See kung gaano ka-humble ang ating Panginoong Jesus. Walang makakahigit sa kanyang humbleness. Kung ang mga manggagawa lang magiging humble, magpapahayag ang Diyos sa kanila. No? In John 5:19, verily, verily, I say unto you, the Son can do nothing in Himself, but what He sees the Father doing, that doeth the Son likewise. So, sumusunod lamang siya kung anong kalooban ng Ama. Meron siyang sariling kalooban na meron siyang sariling kalooban na i-reject niya. Pero ano pa rin ang sinunod niya? Hindi niya sinunod yung sarili niyang kalooban. Sinunod pa rin niya yung kalooban ng Ama. So, bilang isang mga Kristiyano, bilang isang nasa physical na katawan, wag nating hayaan na yung manguna sa atin yung mga makasanlibutan nating mga desires, yung mga makasanlibutan nating pangangailangan. Alam natin, lalo na ang mata natin, maraming nakikitang bagay yan na nakakapag-attract, na gustong-gusto ng flesh. Kailangan wag ito ang maging maghari sa atin, kundi yung kung ano yung if the mind of Christ in us and the Spirit of God in us, yun ang papag-lead natin. At walang magagawa ang katawan nito. Magkaroon lang tayo ng eagerness na malabanan natin ito. We claim it that the mind of Christ in us, kailangan ang mga magiging gawa natin sa libutan nito is the work of Christ. Amen. And not the work of this world. Praise God. At bilang pagtatapos po. Praise God. Doon sa si Peter at si Clopas yung naglalakad sila, di ba? They were disappointed kasi nung naglalakad sila sa Emmaus dahil pabalik na sila dahil they were disappointed. Di ba? Sabi nga nila na ang Panginoon ng alam nila magdi-deliver ng Israel tapos siya yung sabi nilang healer siya tapos ang dami niyang mga ginawa tapos very disappointed sila na bakit ganoon ang Panginoon natin na umiyak pa siya nung nasa krus pa siya, sabi nilang ganun. Eh samantalang kaya naman niyang iligtas yung sarili niya kung talaga siya yung ano. So may doubt sila and they were disappointed. Itong dalawa. Bakit sila very disappointed? Kasi hindi talaga nila fully na tinanggap. Although na witness na nila in by their eyes na witness na nila and yet nagkaroon pa sila ng na discourage pa sila, nalungkot sila habang naglalakad sila pero sinabayan pa rin sila ng Panginoon. And then nung pag-uwi ay ano nga nila na magtatakip silim na nga at uuwi na sila ay inakala nila ng ating Panginoon Jesus to ay malayo pang ano niya. Naghihintay lang pala ang ating Panginoon. Naghihintay lang pala siya na i-invite sila ng dalawa. Naghihintay lang pala siya na invite siya na ano, na papasukin sila. So, bilang isang mga Kristiyano, inihintay lang ng ating Panginoon na i-invite natin siya. No, nung bilhin mo, nagbahagi na siya ng salita ng ano, and yet na-witness na rin lang ginawa ng ating Panginoon and still they discouraged. Pero sabi ng propeta,
Every Christians dadanas ng trial. Hindi ko lang maano dito nandito sa ano. Every true Christians dadanas talaga ng trial. Pero when these trials comes, wag dapat tayong mag-doubt. Kasi God has a great plan for us. Amen. Doon sa time na discouragement na 'yan, wag tayong maging malungkot na hindi man sinunod ng Panginoon, hindi man yata totoo yung promise. Huwag natin gawin yung ganun. Bakos, doon sa time na nagkakaroon tayo ng mga bagay na ganito, lalo tayong kumapit sa Kanya. Maniwala tayo. Amen. Maniwala tayo na gagawin niya. Kasi, bakit hindi niya ginawa yung bagay na yon? Bakit hindi niya pinakita yung bagay na ganun? Bakit hindi niya pinaunawa sa yung bagay na yun? Dahil meron siyang great plan for you. Meron siyang mas great plan doon sa hinihingi natin. Kaya pala ganun. Kaya nung nakisali ng ating Panginoon na kasama niya, yung hindi lang para sa pangunawa ko, hindi lang nung pag-break niya ng mga breaking the bread na binahagi niya sa kanila. Ang pangunawa ko, yung salita ng Diyos nung ibinahagi niya sa kanya, namulat ang kanilang kaisipan. Amen. Namulat na biglang baga sa ano, nawala kagad yung kanilang nawala na yung kanilang doubt na siya pala yung nakasabay din nila. Kaya bilang isang mga Kristiyano, kailangan doon sa time na nagkakaroon tayo ng wag tayong magkaroon ng doubt bakit hindi ginawa ng Panginoon. Meron siyang great plan for us. Amen. Meron siyang a great purpose. Kaya yung napakabuti ng Diyos sa mga bagay nito. Maging bukas puso lang tayo, mga kapatid. Nandiyan lang ang Panginoon na inihintay lang niya na papasukin natin siya. At pag pinapasok natin siya, ma-unblind tayo, i-reveal niya lahat sa kanya. Kaya nga, pati kahit mga deep secret, mga malalalim na sikreto ng Diyos, pinahayag niya sa atin. Dahil tinanggap natin yung kanyang banal na salita. Dahil inaccept natin ito. We never doubt. Just in times of troubles, just in times of discouragement, disappointment, lagi nating kapitan yung promise ng Diyos. At lagi nating kapitan yung meron pala, mas meron siyang great plan for us. Amen. Kaya mga kapatid, bago man tayo lumabas sa mamaya sa or sa church, sa bahay-sambahan ng Diyos, huwag nating hayaan na wala tayong daladala. Amen. Kailangan may maidagdag sa atin. Maging attentive maging attentive tayo sa mga salitang lalabas sa pulpitong ito. Dahil ang bawat salitang lumalabas dito ay makakadagdag talaga sa atin. At doon natin mararating yung fullness ng isang Kristiyano. At doon natin matatanggap ma-achieve yung body change natin na pinakaasam, the promise of God. So let's praise God. Tayo pong lahat ay tumayo at magpasalamat. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Ama, muli kami po ay nagpapasalamat, Father God. Thank you, Father God, sa kabila ng aming mga kahinaan, Father God, ay patuloy na pinangahawakan namin ang iyong promise, Ama, na alam po namin sa aming mga pagtitiis na ito, sa aming mga buhay na ito, ay meron pong kaming kalalagyan, Father God, na aming pinakaasam sa pagsalubong sa aming Panginoon Jesus Cristo, sa pagkaroon ng body change, Father God. Alam po namin, Ama, hindi kami umiiwas sa libatan, Father God. Pagkos, papatatagin niyo po kami, Ama. Ang aming paghibig na pagsalubong sa iyo na makasama ka ay yung pagmamahal, O Father God. Upang sa gayon, Ama, hindi kami makasama sa pagwasak sa sanlibutan nito. Ama, patuloy na ang bawat isa po sa amin ay punuin po ninyo ng inyong mga banal salita. Patuloy na pag-alabin niyo po, Ama, ang aming mga puso. Ang bawat isa po sa amin ay patuloy na nag-humble. Ang inyong mga ginagamit, O Ama, ay patuloy na nag-humble, O Ama, Father God. Na alam po namin dito po kayo nakakapagpahayag, O Ama. Ang bawat isa po sa amin ay walang karunungan, O Father God. Ang bawat isa po sa amin, O Ama, ay walang kataasan, O Ama. Ang bawat isa po sa amin, O Ama, ay walang mga pride. Ang bawat isa po sa amin ay laging naituturo, O Father God, sa pulpitong ito, ang pagpapakumbaba. Sa salamat po, Ama, sa humbleness na ito na naging halimbawa ang aming Panginoon Jesus Kristo. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Maraming pong salamat, O Father God. Muli, kung ano man, O Father God, ang aking mga naibigkas na
hindi po nakalinya sa yung mga banal na salita o meron mang ako, Father God, na split of the tongue, patuloy na ibalik niyo po ang aking mga kapatid sa yung mga banal na salita, o Father God, na makita lamang, o Father God, ang mga mabubuting bagay, o Ama. Alam po namin na ang bawat isa po sa amin ay nagkakaroon pa ng mga konting mali, o Father God. Mawawala lamang ang mga bagay nito, Father God, kung ang bawat isa po sa amin ay i-design namin na laging may maidagdag sa aming mga buhay ang iyong mga banal na salita. Hallelujah, Lord God. Maraming maraming po salamat. Muli sa iyo lamang po namin ibinabalik lahat ng papuri at pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Praise God.